Hello guys, magandang araw. Today ituturo ko po sa inyo kung paano natin i-check o i-test itong mga potentiometer or volume natin gamit ang analog multimeter. So, ang una po natin gawin is tingnan po natin kung ano po yung value niya. Yan pong nakalagay na C50 key. So, ibig sabihin ay 50 key po itong volume na ito o variable resistor o potentiometer. So, ilagay po natin dito sa ating tester is times 1 key at dapat is ganito ang pagkahawak ng ating tester. Ayan po. And then, set natin sa 0 ohms. Ayan. Dapat naka-0 siya para ma-exacto yung value na ma-reading niya. So, una po natin gawin, since 50 key po ito, is magre-reading siya ng 50 key din. So, paano ba natin siya malaman kung 50 key ba talaga siya? So, ganito po yun. Yung mga pin niya sa gilid, yan po ang una nating i-test. So, tingnan nyo lang po. Yan. So, ang reading niya is almost 50 key. Ito po, 50. So, pag nag-read na siya ng ganyan, ikutin mo yung potentiometer. So, meron dito, nalalaman na natin meron siyang problema kasi hindi niya na-maintain yung 50 key habang tinuturn natin yung knob niya. So, dapat dyan, mag-maintain siya ng 50 key at itong knob na to is inikot-ikot mo. So, dyan meron na siyang problema. Hindi na niya kayang i-maintain ang 50 key habang inikot ang knob. So, ito is may problema na. So, alamin pa natin yung pangalawang choice natin. So, pangalawa is dito. Yan. So, dapat 0 to 50 na walang putol-putol. Yan. 0 to 50. So, okay naman dito na side. At sa kabila naman. So, yan po. Kita natin. Walang reading. Wala po siyang reading. At pagdating naman dito sa pinaka huli is nag-read na siya. So, hindi na po yun ang normal lang ng volume para natin ito siyang gamitin. So, sira na po ito since hindi na siya nagbigay ng insaktong data sa kanyang mga resistance galing sa pin 1, 2 at saka sa 3. So, tingnan naman natin yung isa dito. So, yung una natin gawin is yung both sides. So, i-test natin siya. Yan. So, 50. At ikutin natin. Ikutin pa. So, hindi nawawala yung reading niya na 50 key kahit inikot natin yung knob niya. So, hindi pa dito napapatunayan na okay ba siya. Dapat isusunod pa natin yung mga ganitong proseso. So, pangalawa is, andito tayo sa first and second pin. Yan. Dito naman, ang reading nito is from 0 to 50 o 50 to 0. So, kapag smooth naman yung reading niya, ay pwede pa rin siya itong gamitin. Yan, 0 to
50 to 0. Dito naman sa kabila, yan, 50 to 0. So malamang kita-kita naman ang kanyang performance na okay pa siya. Hindi kagaya yung isa na may problema talaga. So ganito po ang uri ng potentiometer na okay pa sa quality. Una, tandaan po natin ang 1 to 3 na pin ay mag-STD po siya sa value niya. Yan po. Kahit ikutin mo pa, nasa 50 niya. At saka yung kung magtitest po kayo ng 100k o 20k, doon po din yung value niya sa 20 at saka 100. So sa ngayon is meron tayo dito is 50 lang. So yan po ang value niya, 50. So kahit ikutin mo pa is naka-maintain pa rin siya sa 50. Pangalawa, ang pin 1 and 2, 50 to 0, 0 to 50, 50 to 0, 0 to 50. At saka yung 2 and 3 pin naman is 0, 50, 0, 50. So yan po. Okay pa po ang potentiometer na ito. At yung isa is kailangan na po natin itong palitan para mabalik na rin po sa normal yung kung saan siya ginagamit. Kung nakatutulong naman sa inyo ang video na ito, paki-subscribe naman yung channel para sa mga susunod pa nating mga tutorial video about sa ating mga kagamitan. Kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lang po at maraming salamat.